Kumusta sa lahat na kapwa ko Bisaya dito? At sa mga Tagalog na walang sawang sumusuporta sa page, mahupay na adlaw sa lahat ng avid readers ng Spookify. Heto na, fresh story, new update ko. Alam kong controversial na naman to para sa mga bagong magbabasa ng story ko. Pero para maintindihan nyo, simulan na natin. Nitong nakaraang linggo, isa sa kaibigan ko na yung pamangkin daw niyang buntis inatake daw ng aswang. Nakakalungkot at nakakapanlumo nang malaman ko ito dahil sa kasamang palad ay namatay yung pamangkin niya at yung baby sa sinapupunan. Ayon sa salaysay ng kaibigan ko na si Benz, yung pamangkin daw niya galing daw sa bahay ng kamag-anak nila dahil may kaarawan daw. Tapos gabi na sila umuwi, kasama naman daw nito ang bana niya. Pero di pala nila alam na inaabangan o may nagmamatsyag na pala sa kanila sa paligid hanggang sa pag-uwi nila. Nung gabing yun, nagreklamo daw yung pamangkin niya sa bana nito na dahil sumasakit daw yung tiyan niya na parang pinipilipit at parang sinusuntok. Inakala lang daw ng bana na may nakain lang siguro na dahilan ng pananakit ng tiyan kasi galing nga sa birthday. Hindi daw nila naisip na may aswang. Kasi hindi naman naniniwala yung bana nito sa mga ganyan. Dahil siguro sa reliyon niya. Alas 4 nang nagising yung lalaki dahil may tumutulo daw sa mukha niya na parang likido, malagkit at mabaho. Nung sinisipat daw niya at nakita niyang may nakatayo na tao sa hinihigaan nila ay di daw ito nakagalaw. Kahit anong dasal daw nito baliwala, hindi ito umalis. Ngunit nung nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumangon at sumigaw, ay mabilis daw itong umalis na parang gorilla ang pagtakbo. Ang kamay ay nakasayad sa sahig. Hinabol niya ito sa hanggang sa sala nila at nagtaka yung lalaki dahil sarado naman ang bintana at pintuan. Kinabahan siya nang makita niya na para daw itong si Spider-Man na umakyat ng dingding. At dahil walang kisame, may siwang pala doon na nagkasya daw yung aswang at doon dumaan. Pinalikan ng lalaki ang asawa niya. Nung gisingin na niya ito, ay di na magising at nagbleeding na pala. Kaya nagsisigaw daw ito at lumabas ng bahay, humingi ng tulong. Bagong kasal kasi sila at nakabukod sila tumira. Kapitbahay lang naman ang kaibigan kong si Benz ang pamangkin niya kaya pati siya, nung marinig niya ang sigaw ng bana ng pamangkin niya, ay lumabas siya para alamin ang nangyari. Isinugo nila ang pamangkin niyang buntis kaso di na ito umabot sa ospital. Dead on arrival. Nung unang burol, kinuwento daw ng bana nito ang buong nangyari. At dahil may nakarinig noon na kapitbahay lang din nila, sinabi din na may nabiktima na din daw ang aswang na yun sa isang bata, mga 3 years old. Sabi nung kapitbahay, palipat-lipat daw yung aswang na yun at galing pa daw yun sa Visayas, napunta dito sa Mindanao. Marami na rin itong nabiktima dito sa Mindanao ayon sa mga sabi-sabi. Kaya nung nagkita kami ni Benz, ay nagkumustahan muna kami at naikwento niya nga sa akin ito. Kasi nung magkita kami, parang puyat na puyat siya at ang dami niyang binili na tinapay para daw sa lamay. Kaya naikwento na niya sa akin. Hindi niya alam na may kakayahan ako. Sinabi ko lang na baka may maitutulong ako at sinabi niya sa akin, "Tulungan mo kami, Brad, na mauli itong may kagagawan sa pamangkin ko. Hahantingin talaga namin yon. Igaganti namin ang pamangkin ko." Sabi ni Ben sa akin. Sinabi ko lang sa kanya na tutulong ako sa plano nilang paghahanting sa aswang na tinatawag nilang Maria. Plano nila na kapag nailibing na ang pamangkin niya ay saka lamang sila gagalaw ng balak nila. Masasabi kong isa sila sa kinatatakutan na pamilya dahil sa mga pasiga-siga ang buong angkan nila. Konting mali lang sa kanila, parang candy na nahulog na agad, lulusubin ng mga langgam. Matapos yung usapan namin, nagpost ako sa FB ko, baka sakali may makuha akong information sa mga kaibigan ko nasa Visayas na tungkol sa aswang na kilala sa pangalang Maria. Ngayon pa man, may mga nag-comment at nag-PM sa akin kaugnay sa mga ipinost ko. Iba't ibang information ang natanggap ko. May nagsasabi na Maria Tigbas at may tumawag na Maria Labo. Mga information patungkol dito at saan ito nagmula, pero iisa lang ang tinutukoy nila. Mas lalo ako naging interesado sa sinabi nila at gusto kong makaharap ang aswang na ito. Mananagot siya sa ginawa niyang kalapastangan sa mga naninirahan sa lugar namin
at pagsisisihan niyang dito pa niya napiling magasik ng kadimonyohan niya. Ilang araw ang lumipas, ililibing na yung pamangkin ni Benz. Pupunta sana ako kaso tiyempo naman dumating si Diwata ni Kay kasama ang anak namin na si Baby Rich. At dahil na-miss ko ang napaka-cute kong maharlik ang puting tupa, hindi na ako nakapunta. Oh, bakit parang biglaan ang pagdating nyo? Tanong ko kay Diwata ni Kay. May problema sa Karian. Ang nais kunin ang trono sa akin na iniwan ni Ama. Hindi ko daw kaya pamunuan ng Karian dahil babae ako. At isa pa, kahit daw may asawa pa ako, di ka naman daw kalahi namin. Nagkakagulo ngayon dun. Kung di mo mamasamahin, mahal kong bana, maaaring mo ba kaming tulungan? Ihatid mo muna si baby dun kina Buddy at sumama ka sa akin. Pakiusap bana ko. Kung ayaw mo naman eh, ikaw na lang magbantay sa anak natin. Hanggang sa maayos namin ang gulo sa Karian. Pakikisuyo ni Diwata ni Kay sa akin. Na nagniningning ang mga mata na tila ba nagpapakit ba siya o nakikisuyo. Ayoko makialam sa Karian nyo. Pinagbabawalan na ako ng maestro. Ayoko na makagawa ng mali. Isa pa, baka di mo na ako pakakawalan dun. Kabisado na kita ni Kay. Pagtanggi ko kay Diwata ni Kay. Bahala ka kung ano isipin mo. Nandito ako at seryoso to. Kung ayaw mo, ayos lang. Bantayan mo lang tong anak natin. Huwag mo pabayaan. Alam ko mas ligtas siya pagkasama ka. Pinatunayan mo na yun dati. Kaya ulitin mo yun. Patunayan mo na kaya mong alagaan at protektahan si Baby Rich. Sabi ni Diwata ni Kay na nakangiti pa at kumindat. Pakis nga ako kay Baby. Namiss ko to. Itong maliit na munting inkanto ng buhay ko. Lumapit ako sa kanila at inalikan ko ang nakakagigil na si Baby Rich. Ngunit, habang inaalikan ko si Baby Rich, itong si Nikki, bantay sa lakay din. Inambus din ako ng halik sa pisngi. Oh, ano yun? Bakit nakikisali ka sa halik? Si Baby lang inaalikan ko dapat. Sa kanya ka umalik. Napatas ako ng mabilis sa tawag ko ang pisngi ko. Nagsulubong yung kilay ko na nakatingin sa kanya. Bakit? Palag ka? Masama pang halikan kong bana ko? Inamiss kita eh. Sige, umangal ka pa. Malala pa dyan ang gagawin ko. Ilalagay ko to si baby para magawa ko bala ko sa'yo. Pananakot ni Diwata ni Kay sa akin. Ewan ko sa'yo. Sige na, malis ka na. Sa akin na si Baby Rich. Balikan mo na lang to pag maayos na dun sa inyo. Sana maayos nyo yan. Kasi sa susunod na linggo, babalik na ako sa trabaho. Walang mababantay kay Baby Rich. Sabi ko kay Diwata ni Kay. Bago pa umalis si Diwata ni Kay ay may pahabol pa itong sinabi. Bantayan mo maigi anak mo ha. Marami nang alam yan. Sabi niya, sabay kindat ulit. Hindi ko na siya tinanong kung ano ibig niyang sabihin. Aware na ako dun eh. Ikaw ba naman ang bantay ng baby na may dugong inkanto? Ayos lang. Anak ko naman eh. Tinext ko si Benz na hindi na ako makakadalo sa libing ng pamangkin niya. Kasi nagbabantay ako sa anak ko. Nung gabi din yun, panaykulitan ko lang kay Baby Rich na sobrang likot. Nung matulog na siya, at ako hindi pa, nag-FB pa ako eh. Bigla na naman sumarado mag-isang pintuan. At pinatay pa ang ilaw. Kaya tumayo ako at binuksan ko ulit ang ilaw. Paglingon ko kay Baby Rich, nakabuka na ang mga mata nito nakatingin sa akin. Nakangiti. Weirdo man pero nilapitan ko siya at kinausap. Tulog ka na, baby ka pa. Hayaan mo muna si daddy gising. Binabantayan naman kita kaya sleep ka na anak. Pagkasabi ko nun, pinikit niya ulit yung mata niya. Gusto siguro niya matulog na ako. Magkatabi lang kami kaya pag gumagalaw siya, tinitingnan ko kaagad, baka magising na naman. Pagka umaga nun, una pa siya nagising sa akin, hindi siya tulad ng ibang baby na umiiyak pag nagigising. Siya kasi behave lang, patingin-tingin sa paligid. Nagising ako na nakatitig siya sa akin. Kaya napangiti ako. Good morning, my little one. Very good. Behave ka na ngayon. Bumangon ako at kinarga ko siya. Ilalabas ko na sana sa terrace pero bago pa man ako makalapit sa pintuan, bumukas ito ng kusa. Kaya napatingin na naman ako sa karga-karga kong Baby Rich. Tumingin din ito sa akin na walang expression yung mukha niya. Ikaw may gawa nun? Well, thank you. Kahit nakakatakot pinagagawa mo. Sabay hinalikan ko siya sa pisngi. Nakakapangigil kasi kakitan niya. Blooming na blooming ng umaga niya. Ilang araw lang si Baby Rich sa akin kasi bumalik na si Diwata ni Kay at kukunin na niya si Baby Rich. Naayos na daw ang problema sa karya nila.
Nabihag na nila ni General Kenta ang mga tampalasang engkanto na gusto i-take over ang kaharian ni Diwata ni Kay. Naglambingan muna ang mag-ina. Halatang na-miss ni Diwata ni Kay si Baby Rich. Bago sila umalis, hinilikan ko si Baby Rich. Itong si Diwata, ginawa na naman yung the moves niya na sumasali si Salik. O, ayan ka na naman ah. Hindi ka nga kasali, sabi. Sabi ko kay Diwata ni Kay. Bye-bye, na daddy mong masungit, baby. Akala mo kung sinong kagwapuhan? Pang-aasal pa rin Diwata ni Kay sa akin. Di ko na pinatulan kasi inisip ko mamimiss ko na naman ang maharlikang puting tupa ng buhay ko. Gabi noon nang mag-text si Ben sa akin na natukoy na nila ang aswang na si Maria at kung saan ito nakatira. Kaya nagpasya na akong puntaan para tulungan si na Ben kasama mga pinsan niya. Ang mga siga na angkan. Bago pa ako umalis ng bahay, humarap muna ako sa altar ko sa kwarto. Hiniling ko na gabayan ako ng maestro ko at ng Diyos Ama sa lakad kong ito. Alam ko medyo delikado din itong hinahanting namin. Dahil ang mga aswang ay may kakayahan na makapanakit physical kahit sa aming mga puting tupa. Wala akong pandepensang dinala. At di ko rin dinala ang saliko ko. Tanging dasal lang ang gagamitin ko kung makakaharap ko ang salarin na aswang. Bago pa ako makalabas ng bahay ay biglang nabasag ang baso sa kusina kahit wala namang ibang tao sa bahay at walang nakasagi nun. Kaya kinuha ko ang basag na baso. Pinakiramdaman ko muna baka sinyalis ito na mapapahamak ako eh. At di ako nagkamali sa hinala. Dahil nagkaroon ako ng premonition. Nakita ko sa isip ko na pag nasugatan ako ng aswang ay advantage niya yun para maipasa sa akin ang pagiging aswang niya. Kaya kinabahan ako. Pero dito magiging dahilan para di ko itutuloy ang naipangako ko sa kaibigan ko. Inisip ko na lang na isa akong puting tupa at hindi lahi ng aswang ang tatalo sa mga tulad namin kung kinaya kong kalabanin ang mga mangkukulam at ang mga kumulam sa ama ni Buddy at sa anak ko. Mga kinalaban kong kulto at wasakin ang kuta nila, lusubin ang mga pinamumugaran ng mga engkanto, pasukin ang Bermuda Triangle. Hinarap at nakipagdigmaan sa hari ng engkanto at pabagsakin ang pamumuno niya at pinigilan ng mga itim na anghel na parang nakikipagpatintera ko sa kamatayan. Ito pa kaya na isang hamak na dayo na aswang lang na napadpad sa lugar ng Mindanao. Hindi ito makakapigil sa akin para tumiklop ang mga pakpak ko bilang isang kawal ng Diyos Ama. Pagdating ko kina Benz, ay nakahanda na silang lahat. Ako nalang pala hinihintay nila. Nagdala pa ng baril, 45 caliber, yung isa niyang pinsan. Bawal yan ah, Marcelo pa naman ngayon. Baka mapagkamalan tayong rebelde nito. Ipapahamak mo ba ang mga kasama mo? Tsaka hindi mo tatablan mga target na aswang na yan, Brad. Sabi ko sa kanya. Relax lang, lisensyado to. At may permit to carry ako. Papatawa ka ba, Brad? Papatunayan ko na papatambayin ko yung lang niyang aswang na yan. Pagmamayabang niya sa akin. Tumahimik na lang ako pero sa isip ko, mapapahiya ka lang. Nung tinahak na namin ang masukol na lugar na umano'y tinitira ng aswang na tinatawag nilang si Maria, medyo creepy nga talaga ang lugar kasi wala na mga bahay doon maski kubo at malayo ito sa komunidad. Matalas ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Pero bago pa kami makalapit sa umano'y tinitira na ang aswang ay may mga nagliliparan ng mga itim na ibon. Malalaking ibon, paikot-ikot sila sa itaas namin at parang gusto pa na dumapo sa amin. Masyadong mainit ang pinsan ni Benz at pinaputukan niya ang mga ibon kaya sinaway siya ng mga pinsan niya. Dahil makakatunog yung aswang sa ginagawa niyang pagpapaputok. Ngunit sa di inaasahan may narinig kaming parang boses ng mabangis na aso. Papalapit na ito sa amin ngunit di namin matukoy kung saan banda. Parang nasa likod namin, parang nasa harap, parang nasa gilid-gilid. Basta, nagpanik yung iba. Si Benz napahawak sa balikat ko. Kumanda kayo! Siya na yan! Sabi ko sa lahat. Magpakita ka! Babarilin kitang hayop ka! Yung pinsan ni Benz na nag-hysterical na sa galit. Kalma lang! Nararamdaman niya ang takot niyo. Pagpapaalala ko sa kanila. Kalma! Eh baka maunaan tayo ng halimaw na yan. Igaganti namin pamangkin namin. Mataas ang boses ng pinsan ni Benz. Hinayaan ko na siya sa kayabangan niya. Si Benz tahimik lang na nakahawak sa balikat ko. Habang dahan-dahan kami sa pagakbang, paabante kasi ramdam ko na papalapit ang boses ng aswang. Maya-maya pa, dinambahan ng aswang ang isa naming kasama at napahiga ito sa damuhan.
Itong pinsan naman nila Benz na nagulat sa nervyos, walang habas sa pagpapaputok ng baril. Dahilan para tamaan yung isa pang kasama sa binti. Kaya nasuntok siya ni Benz. Nag-away silang dalawa at yung tinamaan ng bala, inalalayan ng isa pa nilang pinsan. Ako lang ang hindi nila kamag-anak sa grupo. Kaya napailing ako sa ginawa ng mayabang nilang pinsan. Mas itinun ko ang pansin ko sa aswang na handa na namang umatake. Pero biglang lumusob yung mga itim na ibon sa amin. Kaya nagkawatak-watak kami. Kasi kung saan-saan na yung iba tumakbo, ako lang ang hindi tumakbo at nanatili ako sa kinatatayuan ko. Pero naramdaman ko ang paghinga ng isang nilalang sa likuran ko. At mabilis ko itong nilingon. Wala ito sa likod ko at tumarap ulit ako. Hahakbang na sana ako nang mamataan ko ang isang babae na nakaupo sa damuhan. Ang dumi-dumi niyang tingnan, nakakasulasok ko ang amoy. Amoy patay na hayop na ilang araw nang nabubulok. Magulo ang buhok at mahaba ang braso at matatalim ang kuko. Nanlilisik ang mga mata niya at napansin ko ang malaking hiwa niya sa mukha na halos makita na ang ilalim ng mukha niya. Nakakadiri ang itsura. Nakatitig ito sa akin. At ang gumalaw ako para aatras ng konti kasi ang lapit-lapit niya na sa akin ay daan-daan itong gumalaw. Hindi patayo kundi para siyang kuba na nakatungo at nakasahid ang mga kamay sa lupa. Sobrang haba ng braso niya. Magdadasal na sana ako ng diskomunyon nang bigla siyang tumakas mabilis at malakas siyang tumalon at ang layo pa ng inabot niya kung makatalon siya. Inabol ko siya pero hindi ko napansin na may nakaharang pala ng malaking kahoy na natumba na natabunan ng mga damo. Kaya nadapa ako at kumalabog ako sa lupa at ang dibdib ko ang tumama sa may kahoy kaya nahirapan ako huminga at makagalaw sa sobrang sakit. Ininda ko yung dibdib ko. Gusto ko tumayo pero nahirapan ako kasi napakasakit talaga. Malakas yung pagkakabagsak ko eh. Hindi ko na malayan, binalikan na pala ako ng aswang na si Maria. At nakita ko siya na pumatong na siya sa tiyang ko. Hindi ako makagalaw. Napakasakit ng pakiramdam ko sa dibdib. Hindi ko maisagawa ang dasal dahil nahirapan ako huminga. Nung balak na niya akong sakalin, biglang may humila sa kanyang buhok. Napakalakas ng humila sa kanya dahil nakita ko na isang kamay lang ginamit ito. Hindi ko masyado nakita kung sino yung nakialam sa aswang na muntikan na akong mapahamak. Pinilit kong tumayo at sinunan ko ang bakas ng damo na nagatumba dahil nahalatang dinaanan nito. Narinig ko ang boses na parang may mga nagkakarak na buto na parang binabalian at boses ng aswang na naaungol sa sakit. Kaya nung natuntun ko ang kinaroroonan ng tunog, nagulat ako sa nakita ko. Ikaw? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko sa humila at bumalis sa mga buto ng aswang na si Maria. Pumunta ako sa bahay mo para kunin ang naiwan ni Baby Rich na gatas niya sa ref mo. Eh wala ka dun, naisip ko baka may kadate ka kaya kinuha ko yung hinubad mong damit. At yun, nalaman kong nandito ka at sinundan kita. Nakita ko nakapatong sa'yo yung aswang na to, kaya tinulungan kita. Pangit ang pinili mong kadate ha. Wala ka na bang ibang mapili? Dito pa kayo sa damuhan? Pangasar na diwata ni Kay sa'kin. Alam kong pangasar niya yun kasi yung ngiti niya. Yung ngiti niya na nakakaloko. Dahil sa kinausap niya ako, sinipa siya ng aswang na si Maria at natumba si diwata ni Kay kaya kahit masakit pa yung dibdib ko, mabilis kong nilapitan ng aswang at inawakan ko ang bali niyang braso. Kaya napaungol siya sa sakit. Tapos na ang pagiging mapaminsala mong aswang ka. Bibigyan ko ng hustisya ang mga nabiktima mo. Dadasalan ko na sana. Kaso pinigilan ako ni Kay. Huwag ba na? Madadamay ako. Mag-isip ka nga. Balak mo ba mawala ng ina si Baby Rich? Pinagalitan ako ni Diwata ni Kay. Galit na siya at di na itsurang Diwata. Kundi itsura na ng ama niya ang nakita ko. Nagiging itim na engkanto na siya. Ako na bahala sa diablo na yan. Bitawan mo at dadaling ko sa amin yan. Doon ko ikukulong at araw-araw ko papahirapan. Ang lakas ng loob niyang sipain ako at balak ka pang pagsamantalahan. Nandilisig na rin ang mata niya kaya binitawan ko na ang aswang na si Maria. Anong nangyayari sa'yo? Teka, di naman ako pinagsasamantalan na. At bakit ngayon ko lang nakita ang anyo mong ganyan? Tanong ko kay ni Kay na hindi ko alam ang nararamdaman ko. Natakot ako sa itsura niya kaso bago pa man siya sumagot, isang umalingaw na putok ng baril ang narinig ko. Binarilong pinsan ni Ben si Diwata ni Kay. Akala niya ito yung aswang. Buti na lang tumagos lang ito sa leg ni Diwata ni Kay. At mabilis niya kinuha ang aswang na si Maria at mabilis nila hinila hawak ang buhok nito palayo sa kanatatayuan ko. Umuwi ka na at magpahinga ka.
Ito lang ang sinabi niya sa akin bago siya umalis at maglaho. Pagkalapit ni Naben sa akin, tinanong nila na paano ako kasi hawak-hawak ko pa rin ang dibdib ko sa sakit. Wala na yun. Huwag niyo na hanapin, hindi na babalik yun. Tara na, uwi na tayo. Sabi ko sa kanila. Pero yung pinsan ni Benz, ayaw pa dahil di pa daw siya nakakagante. Kaya sabi ko, mauna na ako. Bahala sila maganap sila sa wala. Kaya sumunod na si Benz sa akin. Walang nagawa yung pinsan niyang mayabang kundi sumunod na rin. Napanaysalita ng mga pagyayabang. Yung iba pala nilang pinsan, nauna na. Umuwi dahil nasugatan nga. At dinala nila sa ospital. Bago ako umuwi, pinatuloy muna ako ni Ben sa bahay nila at pinalagyan ng yelo ang dibdib ko. Na nagkapasa pala kaya masakit. Malaki pa ang pasa ko sa dibdib kaya nahirapan ako makahinga nun. Pagka uwi ko, ginamitan ko ng round na dasal yung pasa ko. Kaya di na siya masyado masakit. Salamat sa lahat ng naghintay sa kwento ko. At hanggang sa muli, dahil sa ngayon pupunta ako sa Lanao del Norte para tulungan at tapusin ang problema ni Buddy tungkol sa tikbalang na nililigawan niya. I mean, kinakaharap niya. God bless sa lahat at stay safe mga kaibigan. Respeto sa kapwa tao at sambahin at igalang lagi ang Diyos Ama.